Nag-fail daw yung operation, sir, dahil nakialam si Pangulong Aquino and he knew everything daw po. Okay, doon sa nakialam at he knew everything. Ang prinisinta ni Director na Peñas sa Pangulo ay yung concept of operations. At yun yung extent na nalaman niya, no? Yung mga plano nila, no? Yung sinabi na nakialam, no? Ibig sabihin ay gumawa ng bagay na nakabalam, di ba, sa operasyon. Ano kayang specific action ang tinutukoy niya hinggil doon? Ang malinaw lang naman dito ay ang sumusunod. Una, inutusan siyang mag-coordinate. Hindi pakikialam yun. Yun ay guidance, no, na napakahalaga nang gagaling mismo sa Pangulo ng Pilipinas. Hindi naman niya, hindi ko narinig si Director na Peñas mismo na nagsabing itinuring niyang pakikialam ito. Ang pangalawa ay yung tungkol sa mismong galaw ng operations. If you will recall, nag-testify si PNP Chief Director General Marquez that as then Director for Operations, walang buong operation plan na nasa kamay ng National Headquarters ng PNP. At sinabi din niya, ang kanyang puna doon sa Oplan Exodus, walang malinaw na, well, walang mga patakaran o guidelines single sa pag-abort na dapat naging bahagi ng contingency plan. Ang sinabi ni Director na Peñas hinggil dito, meron daw, pero sila lang ang nakakaalam. So kung sila lang nakakaalam, edi hindi alam ni Pangulo. No? So contradiction yan doon sa paratang. At sa akin palagay, yan din yung nagbunsod kay Senate President Drilon para sabihin na kung merong nag-compartmentalize, si Director na Peñas mismo, kinompartmentalize niya yung kanyang nalalaman sa kanyang sarili. Kaya't naging ganun yung overall attitude niya hinggil sa koordinasyon, at yun na ang nagbunsod na rin doon sa pagkakaroon ng kapahamakan sa kanyang mga tropa.